Hindi mo pa siya ginagawa, pero iniisip mo na ang iniisip ng ibang tao at mas concerned ka sa sinasabi ng ibang tao. Kung lahat kayo magtitinda, sabay-sabay, sa tingin mo ba may bibili sa'yo? Halos lahat kayo pare-parehas kayo ng tinitinda. Tingin mo may bibili kaya sa'yo? Tingin mo may bibili kaya sa'yo? Iniisip ko rin yun. Siyempre wala. So anong ginawa ko? Hello guys! Welcome sa ating vlog at excited ako sabihin sa inyo kung ano yung mga na-experience ko at ang masabi ko lang talaga ang tagal-tagal kong hindi nag-vlog dahil nga sa mga ganap na nangyari sa akin. Pero masasabi ko na lang talaga guys, kung talagang gusto mo mag-vlog at nasa puso mo yung pag-vlog guys, walang hadlang kahit ano pa mangyari. So, etong phone na gamit ko, hiniram po lang talaga kasi sabi ko nga yung phone ko is sira. At syempre, ayoko naman magpalit agad ng phone dahil sobrang paborito ko yung phone na yun. Kaya sabi ko, bakit nga ba magiging hadlang ito sa aking pagbablog? Sabi ko, katry kong gumawa ng paraan na maghiram na lang ng cellphone sa iba. So, ito sa topic natin guys. I-share ko kung ano yung mga na-experience ko bilang isang vlogger, small YouTuber dito. At para naman makarelate yung iba na nagsisimula pa lang din at sana may matutunan din kayo. Actually guys, sa ilang days na nakapahinga ako na hindi nakapag-vlog at ako ay madami na sobrang gustong i-share na mga content, ang dami nang pumasok, pero lahat ng opportunity na yon na-miss ko lahat yun dahil nga sa reason na napakababaw. So ano nga ba yung reason na pinaka mababaw na rason bakit ako nag-stop sa pag-vlog at kaya ang channel ko ay hindi ganun kabilis na grow? So masasabi ko lang, nag-stop ako kasi nga iniisip ko na baka pangit yung quality ng video ko. Kaya sabi ko hindi ako mag-vlog kasi alam ko naman yung phone ko na yon, yung magandang quality ng video, medyo maganda yung quality noon compared dito. At hindi ko alam kung magiging maganda ba yung resulta. So parang ang nangyayari, yung utak ko, sinasabi ko na kaagad kung anong iisipin ng ibang tao. Or mas naging concern ako sa mga sinasabi ng ibang tao. Or iniisip ko yung ano kaya ang pwedeng sabihin ng ibang tao. So mas concern ka sa ibang tao kung anong sasabihin nila sa'yo. Iniisip ko mali ang mindset na yan bilang isang vlogger. Kasi hindi mag-grow ang channel mo kung ikaw, minumulto ka ng sarili mo, ikaw. So masasabi ko lang guys kung ikaw nagsisimula ka pa lang at gusto mo maging YouTuber. And guys, kasing na lang ako, actually puyat ako nung kahapon and then nag-isip-isip nga ako ano yung maganda kong pwede kong i-content para naman lumaki yung ating channel. So madami akong pinag-aralan doon, maraming pinanood na mga content. Alam naman natin na itong content na to, marami na rin gumawang YouTuber na gumawa ng itong content na to. Pero masasabi ko lang, iisip ko lang, syempre may mga subscribers din tayo na nag-aantay ko ano ang mga resulta ng mangyayari pa or mangyayari dun sa ating YouTube channel. Syempre, dapat alagaan natin yung subscribers natin. At masasabi ko lang guys na kahit kailan, kahit gumaya ka o kumuha ka ng idea sa ibang, kahit kailan hindi mo naman magagaya talaga yung content na yon. Dahil para sa akin, yung pagiging isang YouTuber, ikaw ay unique talaga na magbibigay sa mga viewers mo ng kakaiba ng mga, alam mo yon, bilang, halimbawa artist ka, isa kang nagdo-drawing ka, ikaw ba, mauulit mo yung drawing mo yun na parem-pareho? Sa totoo lang, may kakilala ko niyan dati, isa siyang artist at nagpipaint siya. Sinabi niya na, gusto ko rin yung paint mo, sabi niya ganun. Pwede mo bang ulitin para sa akin? Then sabi niya, tinalay niya naman ulitin. Tapos nung inulit niya, hindi talaga magaya na. So masasabi ko lang talaga, may mga bagay na kahit bilang artist or mapa-ano man yan, mapa-negosyo, mapa-YouTuber, masasabi ko lang, kukuha lang tayo ng idea pero hindi naman talaga sobrang gayang-gaya. Kasi kahit kailan, hindi magkakaparehas yung mga tao, hindi magkakaparehas ang gawa natin. So kahit pa ulit-ulit yung content na yan at inuha mo lang yan sa iba, pero mas maganda kung yung content na ilalabas mo ay talagang na-experience mo, galing talaga sa'yo, na nangyari sa'yo. Feeling ko, yun yung mas magiging magandang resulta. So, yun ang masasabi ko, ang mga na-experience ko. Kasi ang tagal ko na gusto sabihin na, ang tagal kong nawala talaga. Almost 2 weeks, 1 week ako. Dati kasi twice a week ako nag-upload. Pero ngayon napapansin ko, dahil sa na-reach ko na yung 1,000 subscribers, so parang medyo naglaylo ko ng konti dahil nga sa mga ganap, dahil namatay yung aso ko, namatay lahat ng ang daming ganap. So doon pa lang susubukan ka. Kung kailan napansin nyo ba guys na
kung kailan may iniisip tayo, may mga balak tayong gawin sa buhay natin, bigla na lang may darating na pagsubok. So lahat ng bagay na yan, na pagsubok yan, halimbawa may iniisip ka na gusto mong gawin, bigla may nangyaring ganap, para sa akin pagsubok yun. At one day nagising na lang talaga ako na sinabi ko sa sarili ko na hindi hadlang ang kung ano man yung mawala sa akin, hindi hadlang yun para mag-stop ako dito sa aking pag-YouTube. So yun lang masabi ko. Hindi ko alam kung naging emotional ba ako dito sa part na to, pero mas lalo tayong lumalakas dahil nga dito sa mga, syempre, actually itong pag-YouTube na to, guys, hindi ko naman talaga iniisip na mag-YouTube ako. Excuse me. Hindi ko iniisip na mag-YouTube ako. Iniisip ko lang talaga na nag-try lang naman ako, pero hindi ko iniisip na gusto ko siyang ituloy. Pero may mga bagay na dahil dun sa pagsubok na yon na dumating sa'yo habang ginagawa mo yung plano mo, parang mas naging strong ka, di ba? Hindi ka naman magiging strong na isang YouTuber kung wala kang nararanasang pagsubok sa pagbablog mo. So para sa akin, isang pagsubok, nagkaroon ng meaning yung pagiging YouTuber ko simula nung mga time na pinagsabay ko yung pag-YouTube at saka yung time na sobrang naging emotional ako, dami kong pinagdaanan. Mas doon ako nasubok bilang isang YouTuber. So guys, dahil dun sa mga pagsubok na yun, guys, mas lalo akong mas naging creative, mas lalo akong naging productive. Mas madami talaga akong mga ideas na gustong gawin pa, tulad ng yung paano gumawa ng content. And actually, ang dami nang pumapasok sa isip ko kung anong magandang content na igagawin. Actually, nung hindi ako masyado nag-upload sa mga video ko, dahil nga doon sa cellphone ko is nasira ko, guys. Kaya ang ginagawa ko, nag-focus ako doon sa shorts. Kasi sabi nga, may na-ano rin ako sa YouTube na sabi kung hindi ka naman sikat pa at try mong gumawa ng isang bagay na hindi naman lagi nakikita yung mukha mo. Syempre, paano napaisip na parang tama rin yun. Yung hindi ka naman syempre sikat, alam mo, syempre titignan nila kung sikat ka o hindi. Hindi naman nila i-click yun kung yung mukha mo lang ang nakikita nila sa'yo. So naisip ko, gumawa ng shorts, guys. Mag-create ako ng magkakaiba, guys, na pwede kong maibigay sa iba, mga tips, mga tutorial, yung mga kakaibang mga makikita nyo yun sa shorts ko, guys. Actually, ginawa ko rin tong vlog na to kasi nagulat din ako dun sa isang shorts ko, guys, na bigla na lang may lumabas na ads. So sabi ko, daming tanong na lang sa isip ko na ganito ba? Ngayon ako nakita ng shorts na may ads. So nag-check naman ako. Ano kayong ibig sabihin nun? So may bago na lang ganap sa nangyayari sa akin. Alam mo, guys, kapag tinuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo nang paulit-ulit, kahit paulit-ulit yan, wala nag-like sa'yo, pero ang dami mong viewers, may changes din na mangyayari dun sa channel mo. So, ang channel nga natin, di ba, na-reach na natin 1,000 subscribers. Hindi perfect na-reach mo yung 1,000 subscribers ay mag-i-stop na. Siyempre, after mo ma-reach yun, kailangan mo pa rin mag-work sa ibang bagay. Siyempre, maghahabol ka dun sa watch hour mo. Alam naman natin na sobrang, yung iba naman na kakilala ko, naghahabol sa watch, sobrang taas na watch hour nila, pero ang hinahabol naman nila yung subscribers. So, yung iba naman, yung watch hour naman nila yung mababa, tapos yung subscribers naman nila yung mataas. So guys, talaga masasabi ko, magkakaiba talaga ang bawat isa sa atin, hindi pare-parehas. So masasabi ko lang na, basta gawin mo lang ng dire-diretso yung ginagawa mo. Mapapansin mo habang tumatagal, gumagaling kang magsalita, gumagaling kang gumawa ng mga shorts, gumagawa kang gumawa, nagiging magaling ka sa paggawa ng content, mas isinasa puso mo yung mga ginagawa mo, mas nagiging komportable ka sa pagsalita mo, at iniisip mo, wala, hindi mo iniisip yung ibang tao, or hindi ka concerned sa mga sinasabi ng ibang tao, at hindi ka natatakot sa sarili mo multo. Tingin ko, yun ang isa na dapat mong gawin bilang isang YouTuber. Kaya mo siya ginagawa na matagal kasi nahahasa ka, gumagaling ka. So lahat yan, kahit mapabuhay, hindi man sa YouTube, sa business, sa anumang ano, kung nasan ka man ngayon, basta paulit-ulit mo siyang ginagawa, guys, walang imposible na matuto ka. Dito sa YouTube naman, kung hindi ka sikat, kailangan mo lang talagang maging masipag. At syempre, mag-create ka ng mga bagay na halimbawa, eto ba, ako kasi nilalagay ko yung sarili ko bilang ako dun sa, kasi ako pa nag-ano ko sa YouTube, ini-skip ko agad eh kapag ang haba ng intro. So naisip ko, oo nga no, i-apply ko nga rin sa sarili ko. Tapos para sa in-apply rin ako na importante rin, guys, na ano ba yung in-apply, bago ka gumawa ng channel mo or gusto mo talaga mag-grow, humanap ka ng mga tao na gusto talaga sa iyo at hindi yung sa pilitan, guys. Yun lang talaga masasabi ko. Ikaw ba, halimbawa, ikaw ba kukuha ka ng subscribers, lahat kapwa YouTuber? Hindi naman ako against sa mga Sabto-Saba, pero bilang isang negosyante, in-apply ko lang din dito yung syempre ang YouTube isa rin sa negosyo rin yan eh. So naisip ko, i-apply ko rin to
So, naisip ko lang guys, no, kung lahat kayo magtitinda sabay-sabay, sa tingin mo ba may bibili sa'yo? Halos lahat kayo pare-pares kayo ng tinitinda. Tingin mo may bibili kaya sa'yo? Naisip ko rin yun. Siyempre wala. So, anong ginawa ko? Ang naisip ko, gumawa ako ng community or ng grupo na gusto yung mga video ko. At kung kukuha man ako ng kapwa YouTuber, iisipin ko yung content ba niya is nakakatulong sa aking content, makakapag-grow ba siya ng aking channel, kung yung content ba niya ay makakakuha ako ng idea dun sa mga iko-content ko. So naisip ko kasi ang pagiging YouTube or ang YouTube dito guys, hindi lang to basta-basta nag-create ka lang ng video. Siyempre, ano rin to eh, business rin to eh. Kung masasabi ko lang din, kung hahanap ka lagi ng subscribers dun sa kaparehas mo, sa tingin mo, mag-grow o makakapag-engage ka ng natural doon sa iyong channel, siguro mas maganda kung itatawid natin ang ating YouTube doon sa mga taong gusto talaga sa atin. At kahit anong gawin mo guys, na kahit gano'ng kaganda ang content mo, kung ang subscribers mo ay gumagawa rin ng mga content na halos pare-parehas kayo, sa tingin mo makakapag-engage ka sa kanila, sa kapwa mo, syempre makakapag-engage ka iinan lang kasi dun sa mga tao talaga na gusto sa'yo. Pero isipin mo, ang naisip ko dito sa pag-YouTube, hindi mahirap mag-grow dito kung iisipin mo sarili mo lang at ikaw lang ang gagawang bumuo ng iyong channel. So ang gagawin mo dyan guys, lahat ng napansin ko na naging okay ang YouTube nila dahil siguro meron silang community, meron silang mga grupong sinalihan, at tingin ko yun yung nagpataas sa kanila, nakapag-engage sa kanilang channel ng natural. So yun yung targetin natin. Huwag natin pangarapin na ipilit yung sarili natin, yung mga video natin sa ibang tao. Mas pangarapin natin bilang isang YouTuber na gumawa ng content at magustuhan ng ibang tao, at mas lalo silang ganahan din sa mga sinasabi mo, 'di ba? Tulad nito, kaya ako ganito magsalita kasi nga nakikinig ako sa mga payo ng iba, sa mga magaganda sinasabi ng iba. So ano yung mga pinapanood ko? Syempre yung mga ganitong klaseng content din na magpapalakas sa akin, magpapag-grow sa channel ko. So yun din yun. Kaya nagkaroon ng saysay yung mga sinasabi ko. At hindi siya basta-basta lang na bigla ka nang gumawa ng content. Iwas muna tayo guys sa mga sa content na magta-travel ka. Yung tatabel ka din, wala ka naman ginagawa, lalo na kung hindi ka naman sikat at bago ka YouTuber, huwag niyo pong gagawin. Para sa akin, suggest ko lang yun na huwag niyo nang gawin yun guys, kasi hindi naman tayo sikat. Mas gawin niyo na lang siguro sa ngayon yung content niyo is makakatulong din ba sa channel ng iba, dahil sa ngayon kailangan natin makipagdikitan pa kasi nagsisimula pa lang tayo. So kailangan yung content natin ay hindi about sa actually madami nang sa YouTube nang nagluluto, nagta-travel, pupunta sa iba. Tapos ako bilang nanonood ako dun sa mga taong nakilala ko at nakausap ko, kasi may iba naman magaling makasama. Pero syempre kung hindi ko siya kilala at papanoorin ko yung video na yun, sa tingin ko hindi ko siya talaga papanoorin. So yun lang ma-share ko, no, kasi yun yung mga na-experience ko. At ma-experience nyo ito guys, kapag kami mga ganap sa channel ninyo, bigla ka nalang tatayo at magsasalita ka, at parang gusto mo at gigil kang sabihin agad yung ganap dun sa channel mo. Di ba mas maganda yun kung yung sumasaya ka eh. Alam mo, nabaka nagkaroon bigla ng ads yung shorts mo, ganito ganyan, nakapag-engage ka ng ganito, tumaas yung viewers mo. Parang nagiging magiging masipag ka at naiisip mo lalong ginaganaan kang gumawa ng mga content. So, lagi kong iniisip ko, i-connect ko yung sarili ko sa present at saka dito sa mundo ng pag-YouTube. Siyempre, kailangan yung utak natin aware pa rin sa lahat ng mga bagay. At siyempre, natutunan ko lang din to kasi nga may times kasi dati na nag-umpisa ako sa YouTube, tapos hindi ko na nakikita yung paligid ko hanggang sa ngayon yung humatunga sa time na kung alam ko lang na ganun, na yung aso ko namatay dahil nga busy ako dito sa pag-YouTube. Kung alam ko lang na yun na lang pala ang buhay niya at maiksi lang, sana pala kinunik ko yung sarili ko dito sa mga paligid ko, sa tao at sa hayop at sa mga mahal ko sa buhay. So lagi lang nating isipin na naging balance tayo. Kung ikaw ay nag-YouTube, kailangan yung utak mo pa rin talagang nakatingin sa lahat, hindi lang basta sa pag-YouTube, hindi lang porket nagpo-focus ka dito sa isang bagay, yun ang ipo-focus mo sa panahon ngayon guys. Kailangan magpo-focus ka pero madami kang pwedeng gawin.
tulad ng makufocus ka rin sa, bawa sa business mo, makufocus ka rin sa family mo, at makufocus ka dito sa YouTube, pwede niyo yung gawin kung kaya nyo. Basta lagi mong isipin na maalala nyo pa rin lahat ng mga bagay na yun. Dahil para sa akin, importante na nakakunik ka pa rin sa lahat ng bagay kahit na nag-YouTube ka. So, yun yung natutunan ko bilang isang YouTuber. So, madami talaga akong natutunan dito at feeling ko nag-grow naman ako sa sarili ko. Kahit hindi pa nag-grow itong channel ko, gawa nga ng, nag-stop ako gawa nga ng mga ganap. So, mali yung mindset na yun, guys. So, huwag niyong gagayahin. Kung gusto niyo talaga mag-grow ang channel niyo, everyday kayo mag-upload, everyday kayo mag-post sa shorts. Kung ikaw baguhan, try mo mag-gawa ng shorts. Makakatulong din siya. Actually, may times na nakakuha ako ng subscribers sa mga shorts, guys. Kaya huwag niyo siyang baliwalain. Pwede tayong makakuha ng subscribers sa ibang bagay. So, mag-upload kayo sa shorts. Lalo kung bago kang YouTuber, nakakatulong rin ito. Pero make sure na ang shorts mo ay konektado dun sa content mo. Malay mo, ipapunta niyan dun sa mismong content mo. Iba pala yung content mo, iba yung shorts mo. So, baka magulat yun. So, ganun lang guys. I-share ko lang yung mga experience ko bilang isang YouTuber. At syempre, habang tumatagal, mas nagiging comfortable ako magsalita. At mas nagiging natural sa paningin ko. At paningin ko lang yun doon. Mas masaya ako sa ginagawa ko ngayon. Masasabi ko lang talaga na ito yung gusto ko. Hindi magiging hadlang. Sira ang phone ko. Manghiram ka ng cellphone. Yung iba nga ang daming magagandang camera dyan eh. Magagandang gadgets. Pero hindi naman nila nagagamit, diba? Pero ito, para sa akin, kapag gusto mo talagang isang bagay at gusto mo yung bagay, pangarap mo yun, bakit magiging hadlang sa'yo lahat, diba? So yun lang guys, sana marami kayong matutunan. At sana paki-like and subscribe na rin po itong channel ko. At marami pa tayong pag-uusapan guys. At focus dun sa itsura mo. So anong kalalabasan ng video na yon. Kung talagang gusto mo maging YouTuber, gusto mo kahit ano, maging natural ka sa paningin ng iba, huwag mo isipin ang iniisip ng ibang tao para sa'yo dahil minumulto ka lang ang sarili mo. So yun lang guys, sa mapapayo ko. Kaya ang papansin niyo itong video ko, basta ko na lang ito binidyo at gusto ko lang sabihin sa inyo na tumulong sa inyo at para sabay-sabay tayo mag-grow at sana makabuo ko ng grupo at ang pangalan, ang gusto kong buhay na grupo, ang pangalan niya nga actually ay Team Puyatan. Team Puyatan talaga, pero yan, naisip ko yan dahil nagpuyat ako at nag-aral ako about sa pag-YouTube. So, bye!